ánimo de junio 2020. Kami po ay papasok sa trabaho ng aking pamangkin. Hihatid ko po muna siya bago ako pumunta sa aking trabaho. Ito po ay road trip para malaman ko lang kung ilang minuto hanggang ospital. Ayan po. Ang may hawak po ng camera po ay ang aking pamangkin. Ihatid ko po siya. Siguro mga 20 minutes po ito. Ayon naman po sa kalagayan ng COVID dito sa amin, Jeddah, Saudi Arabia, o sa buong kingdom ng Saudi Arabia, ay may higit na po 100,000 ang aming kaso. Subalit na marami naman po ang gumagaling. Mahigit po sa 70% ang gumagaling. Kaya hindi na naman po nakakabahala. Ang kwad lang po ay sa nakaraang mga araw ay malaki po ang nagiging kaso araw-araw. Umaabot po ng may 3,000 araw-araw ang nadadagdag sa kaso ng COVID. Hindi lang po namin alam kung ibabalik sa 24-hour lockdown ng aming sitwasyon ukol sa COVID-19. Wala naman po sigurong problema kahit magkaroon ng 24-hour lockdown kung magkakaroon naman po ng window para sa pambili ng mga kailangan sa bahay tulad po ng pagkain. Sa ngayon po ay maayos naman. Parang normal din po ang takbo. Traffic sa karsada, maraming sasakyan. Allowed ang magtrabaho maliban lang sa massage clinic, beauty parlor, upitan. Yan po ang hindi pa pinapayagan. Pero po ang mall, bukas na po. Mga tindahan, commercial establishment, bukas na po lahat. Siyempre po ay konti po economic din. Economic po kasi pag wala pong total lockdown, hinto ang komersyo. Walang kita ang gobyerno, walang kita ang individual. Kaya yun din po siguro ang naiisip ng gobyerno. Tulong din po sa mga taong nangangailangan. Ang building ng dating opisina ng Saudi Airlines ang nasa kanan. Kasi po ang daang ito ay ang dating old airport. 70s pa po ito. Lumipat nga po sa Muhammadiyah ang airport magmula ng mga 75 ganon. Ito po ang tinatawag dating na King Abdul Aziz International Airport. Ngayon ay commercial area na po. Housing, 8 floor housing. Andito din po ang Andalus Mall at Salam Mall. Extra. Ang extra po ay pilihan ng mga knockdown furnitures, lamesa, upuan, bed para po sa bahay. Magkatapat po sila parang Sumart saka Robinson sa atin. Almost laging magkatapat. Hyper Panda kontra Bintawood. Hyper Panda po ay nasa mga mall ng Andalus Mall at ang Bintawood po ay nasa Al-Salam Mall.
Yan po ang nagpapaligsahan dito ng mga malls sa Jeddah, Saudi Arabia. Dumagdagda po ang mga negosyong galing ng Dubai at Abu Dhabi. Ang Carrefour, ang Nori, yan po mga yung Manuel Supermarket and Hypermarket. Maganda po ang negosyo dito ngayon. Bumabalik na po sa normal. Kaya nga lang po, tumataas naman ang COVID. Hindi naman po siguro napabahala ang gobyerno dahil mapakabilis naman po ang dumarami ang mga gumagaling. Pero yun po, every now and then nagbibigay naman po sila ng instructions kung ano ang mga dapat gawin na nauukol dito sa COVID. Ito po ngayon, nandito po kami sa stoplight bago dumating ng Andalus Mall. Ang huling stoplight hanggang hospital. Po, ayan, nakagod na po kami. Siguro po mga 15 to 20 minutes ang biyahe namin hanggang sa hospital under construction na pinapasukan ng aking pamangkin. Ano-ano po sila ron? Kung sa atin po ito ginagawa, ilibo-libo po ang taong gumagawa. Pero dito po, ilan-ilan lang sa kanya-kanyang mga departamento, electrical, plumbing, air conditioning, bar fighting. Yan po ang pandito, maliban lang kung yun yung mga international company ang gagawa, halos nakapulgas araw-araw. At pagka po mga private-private lang, at pinakamarami na po yung 20 tao. Yan po ang Salamon sa kaliwa. At sa kanan po ay ang Andalus Mall. Napakaganda po ng karsada dito sa amin. 5 lanes. Kahit maraming sasakyan, dire-diretso lang po. May mga disiplina naman po ang mga driver. Kaya lang po talaga, medyo ingat. Kasi po, siyempre, marami din po. May mga driver din pong pasaway. Kahit na nauna ka na, ikit-kiting ka pa, talaga po ganun. Tawag nila doon, defensive driver po ang kailangan. Kahit po ang aksidente talaga ay hindi maiwasan, pero malaki din po ang mababawas kung ikaw ay maging defensive driving technique kung ikaw ay magmaneho. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa likod. Yung po mga nag-aapura, kahit ikaw ang nasa priority lane, pagbigyan mo dahil marami pong matitigas din ang uli. Gusto nila, lagi silang nahon eh. Ayaw gumising ng maaga, tapos nag-aapura. Ang karaniwang buwan ng aksidente eh. Nag-aapura pero late namang gumising. Naririnig yung tik-tik-tik-tik-tik, ano po yun, signal light. Kasi po, nasa runabout na po kami. Papasok na po kami ng King Abdullah Road. Ito po ang dating Crown Prince Road, nung hindi pa po naging hari si King Abdullah. Ang tawag po is Wali Al-Ahad Street. Kung siya ay naging hari, naging King
King Abdullah Rome. At siya nga po ay binawian na ng buhay, sumalangit na nga po ang kanyang kaluluwan. Nakatatlong palit na po. Al-Fahad, King Abdullah, si ngayon po ay ang aming hari ay si King Salman bin Abdulaziz. Sa kanan, kaya lang hindi pa rin po nakabukas, marami pa pong mga nakablock na barikada. Ginagawa nila ngayon pang ano, ang exercise, jaywalking. Ah, exercise by jaywalking, hindi mo pala. Yan po, paakit na po kami ng tulay ng na kung saan matatagpuan ang Carrefour supermarket. Yung supermarket po na Carrefour ay galing ng United Arab Emirates. Isa rin po ito sa lumalakas dito dahil marami silang paninda at mura ang bili. Sa kaliwa po, sa kaliwa po ay ang pinakamalaking istasyon ng tren dito sa Jeddah, Saudi Arabia, ang main central station ng tren, bullet train. Meron pong biyahe dalawang beses kada araw, Makkah, Medina, Riyadh. Yan po yun. Yan ngayon ay nire-repair dahil nagkaroon po ng aksidente, nasunog po. Ganyan lang po ang buhay namin dito. Pagising sa umaga, maligo, pumasok sa trabaho, pagdating ng tatlong oras sa hapon, mga 5 o'clock, ito po ang highway. Ito po ang Al-Haramain Highway, ito tinatawag na, kaya Haramain, dalawa po, Haram, Mosque, Main Mosque, Makkah Mosque at ang Medina Mosque, Prophet's Mosque. Ang Makkah po ay ang pinagdarausan ng ano, ng Hajj. Doon po nagpupunta ang mga Hajj sa Makkah. At ang Medina naman po ay binibisita dahil yun po ang tinagurang Prophet Muhammad Mosque, ang Medina Munawara Mosque. Yan po, malapit na po kami. Yan lang po ang buhay namin dito, huwag po kayong mag-alala. Tahimik po rito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, pinaghihirapan po ang pera. Kaya dapat maging masinog tayo. Para sa oras ng pangangailangan, ay madudumot. Ito na po kami sa ospital na under construction. Ito po, laki po niyan, mga tent.
sa mga sampung palapag po yun. Sige po, at marami pong salamat. Gawin na lang din po. Huwag niyo pong kalimutang sumubaybay sa aking channel. Subscribe and click the notification bell para po sa mga bagong update. Sige po, marami pong salamat.